Hala, Ate Rhoda, posibleng mapagod at baka mangyari na siya ay susuko na sa pag-aalaga kay Rina. Ito ay ang gagawan natin ngayon ng reaksyon, medyo mga kalinga. Salitang pinapagulong na sinasaisip mo, pero di sinasa puso. Ang pagtulong sa kapwa, dapat ito'y isa puso. Iwasan mong mapanghusga, mapagmaliit sa iyong kapwa, na dapat ginagawa mo, di lang puro salita. Na, bakit kaya ikaw pag napunta sa mall, pagbalik dito, magulo ang utak? Umuwi na din sana sa amin. Kumain ako nang kumain. Sabi doon ni mama, huwag na daw kumain. Punta ng mall. Nung tigil ako, kumain. Kumain ako ng halo-halo. Konti lang naman. Umalis na kami. Dumali ka na naman kumain ng halo-halo. Lagi kang katwira sa akin. Konti lang. Bawal, bawal. Diba? Upo na. Maraming bawal na pagkain, pero para sa iyo 'yon. Sino bang nahihirapan? Ako. O, alam mo pala eh. Hala, Ate Rhoda, posibleng mapagod at baka mangyari na siya ay susuko na sa pag-aalaga kay Rina. Ito ay ang gagawan natin ngayon ng reaksyon, medyo mga kalinga. Sa last video kasi na upload ni Ate Rhoda ay napapansin natin na ito ang madalas niyang pinapaalala kay Rina ang mga bawal sa kanya. Pero bago ko umpisahan, ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. At isang pagbati at pasasalamat sa lahat ng mga viewers at supporters na nakasuporta at nakasubaybay sa aking YouTube channel. At paunawa lang po, ay patapusin nyo na po muna ang kabuuhan ng videong ito para inyong masubaybayan at maintindihan ang lahat ng laman dito. Ilang beses na kasi pinapaalalahanan si Rina na kapag bawal ay huwag nang kainin, nangyari kasi na madalas na itong nilabag ni Rina tuwing wala si Ate Rhoda niya. Kahit nga minsan kung ating napapansin ay may oras talaga na kumakain minsan si Rina sa mga pagkain na bawal sa kanya. Katulad na lang halimbawa sa Setseria, ilang beses niya kasi itong sinabihan na bawal talaga sa kanya ang mga pagkain na nakapagdulot ng pag-trigger niya. Ito kasi talaga ang mahigpit na ibinilin ng doktor kay Ate Rhoda tuwing may check-up ito. At kung ating maalala, ay hindi kasi talaga aware ang pamilya nito kung ano ang mga pagkain na bawal kay Rina. At bilang isang kalingap, at nagmamalasakit si Ate Rhoda kay Rina, ay palagi itong pinagsabihan at pinapaalalahanan na bawal nga sa kanya ang mga pagkain na ito. Pero tela bang hinamon dito si Ate Rhoda, at para bang nabaliwala lahat ito? Dahil alam naman natin na napadalas na ang paghihiram ng pamilya ni Rina sa kanya. At hindi sila aware sa mga pinapakain nito, kaya minsan ay nagkaroon nga tayo ng opinyon dito na baka darating ang panahon na mapagod na at susuko na itong si Ate Rhoda sa pag-aalaga kay Rina. Dahil kung ganito lang naman ang mangyayari at madalas na gagawin ang pagbibigay ng bawal ng pagkain sa kanya, ay nakakapanghina at makakawalang gana naman talaga ang ginawa niyang effort, puyat at paghihirap noon, na alam naman natin na 2 taon na niyang inaalagaan si Rina. At mapapabayaan lang ng iba. Pero kung ganito lang ang kapupuntahan nito na mawawala at mag-back to zero muli si Rina, ay masasabi ko talaga na kahit sino ang mag-aalaga dito ay malamang baka nga at susuko na ang mag-aalaga sa kanya. At sa opinyon ko nga ay hindi man lang ma-appreciate ng pamilya itong ginawa ni Ate Rhoda na halos 2 taon na ang nakalipas at patuloy pa rin inaalagaan ang ating prinsesa. Masakit para kay Ate Rhoda, lalo na ang mga kamag-anak mismo ni Rina ay hindi ko man lang napansin na nanggagaling at galing sa kaibuturan ng puso ang pasasalamat nila kay Ate Rhoda. Kaya sana may ganitong sitwasyon na pasasalamat kay Ate Rhoda na galing sa pamilya ni Rina, para maibsan man lang ang pagod ang ginawa ni Ate Rhoda sa 2 taon niyang pag-aalaga.
Hindi lang talaga makapagsalita si Ate Rhoda dahil ayaw niyang may masasaktan o mapahiya dito. At sentido de como na lang sana ang gagawin ng pamilya ni Rina. Napakahirap po sa parte na malaki ang ginawa mong effort. Pero nawawala lang o nababaliwala lang ito, just saying lang po, kayo mga kalinga. Sana magbigay kayo ng inyong komento, reaksyon, at suhestyon, para ating malaman ang inyong saloobin at damdamin, para makarating sa Kalingap Team, at magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon, bago ko po tapusin, ay isang mapagpalang araw mga kalinga, lalo na sa ating ama na si Kuya Val, Santos Matubang Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab, maraming salamat po. Ano namang naisip mo sa buhay mo? Hello. Eh bakit nakita ka daw sa terrace? May kasuntukan ka? Nagpapahangin na ako. Ganun ba ang nagpapahangin? Paano yung suntukhangin mo? Ganito. Maganda yon. Hindi. Alam mo palang hindi maganda eh. Bakit mo ginagawa? Yan. Kapag hindi maganda, huwag mong gagawin. Oo nga. Pag alam mo hindi tama, huwag mo nang gagawin. Oo nga. Paano pag may nakakita sa'yo doon sa terrace na gaganong-ganong ka? Lagi na ako nakita sa terrace. Maraming tao doon na daan niya sa kalsada. Kalsada ba gayon? Sasabihin siya, ano kayo nangyayari kay Rina? Gaganonin. Yeah. O kaya nga, di ba? Kaya huwag ka na magaganon doon. Oo nga. Na, bakit kaya ikaw pag napunta sa mall, pagbalik dito, magulo ang utak? Ewan ko, umuuman lang din sana sa amin. Kumain ako nung kumain. Sabi doon ni mama, huwag na daw kumain. Punta ng mall. Nung tigil ako kumain. Kumain ako ng halo-halo. Konti lang naman, umalis na kami. Dumali ka na naman kumain ng halo-halo. Lagi kang katwira sa akin, konti lang. Bawal, bawal. Diba? Maraming bawal na pagkain. Pero para sa'yo yun. Sino bagang nahihirapan? Ako. O, alam mo pala eh. Pag kumain ka ng bawal, sinong nahihirapan? Ako din. Oo, alam mo naman pala. Kaya dapat ikaw yung didisiplina sa sarili mo. Alam mo naman ang bawal eh. Anong bawal sa'yo? Sama, ano? Ang pagkain. Anong bawal? Pagkain. Ano nga yun? Nakaka-hyper, ano? Nakaka-hyper po. Ano nga? Hindi yet. Ano nga yung nabawal na pagkain, sabi mo sa akin? Alohalo. Ano pa yun? Chicharia. Kunti lang naman chicharia binali ko. Puro kunti. Pag bawal, bawal nga. Bawal nga. Kahit kunti pa yan. Hindi nga. Bawal. At tinan mo, yan pa yun ang dami-dami. Kain ko. Hindi. Araw-araw. Hindi. Bawal. Araw-araw ko kain niya. Ipapamigay ko na kaya. Hindi ko na. Naman dami. Sayang lang. Yan ay toxin. Oo nga pala. Diba? Mag-iipon ka lang na naman ang sakit sa katawan mo. Oo. Maraming bitchin. Maraming cheese. Yeah. Puro preservative yan. Diba? Alagaan ang sarili at pag nagkasakit, sino opo. Kawawa? Opo. Sino nga kawawa pag nagkakasakit? Oh, alam mo pala eh. Dapat dinidisiplina ang sarili sa pagkain. No? Oo. Oh, kakainin mo pa yung chichiri na yan? Hindi na. Ay, very good. Good job. Ano na? Sila lang ka? Isa? Ano namang naiisip mo? Ano nga iniisip ko? Mabulo na naman ang utak mo. Mm-hmm. Bakit? Ano nakikita mo sa labas? Ha? Anong nakikita mo sa labas? Wala, nampahangin lang ako. Yan, nagtasilip ka rin. Wala, dun. Parang nila ako nung pita ko, pero wala. Okay sa'yo? Hmm. Sino?